gabi sa lahat. Salamat sa Panginoon sa ating online sambang gabi. Salamat na meron tayong mga totoo sa ating mga kapatiran kung saan mabigyan natin ng papuri at pasasalamat ang ating Panginoon. Ang makakasama po natin ngayong gabi ay si Brother Noni Rakasa. Kasalukuyan po siya ay member ng ating worship team. In 2 Corinthians 5:17, it says, "Therefore, if any man be in Christ, he is a new creation. The old has passed away, and behold, all things are new." Ito po yung patutunayan, patutuo ni Noni ngayong gabi. Hello, Brother Noni! Kumusta kayo? Hello po. Magandang gabi po sa lahat. Ayan. Lalo-lalo sa Panginoon at sa lahat ng kapatiran ng Jewels, maging yung mga nasa Sariaya, Louisiana, at maging yung mga nasa ibang bansa. Okay, salamat. Salamat Kuya Noni na pinaunlakan mo kami nung ni-request namin ikaw na magbigay ng testimony. Unang-una, pwede mo ma-share sa amin kung kailan at paano mo nakilala ang Panginoon? Nakilala ko ang Panginoon nung unang mapunta ko ng Jewel's Church doon pa sa Paliparan. It was April 30, year 2000. Mm-hmm. Paano mo siya nakilala, Kuya Noni? Kasi ano ako eh, dumaan muna ako sa mga pagsubok, sa mga ika nga, naging masalimuot ang buhay ko bago ako nakakilala sa Panginoon. At the young age of 14, nabarkada na kagad ako. Mm-hmm. Kaya maaga akong natuto magbisyo. Mm-hmm. Kung ano-ano ang mga sinubukan ko. Halos 2 dekadang doon umiikot ang panahon ko sa ganong sitwasyon. Kaya sabi ko, kung alam ko lang, ang inaksaya kong panahon at ang perang naubos, talagang hindi biro. Then ito kasi yun, noong time na dumating yung pagtanggap ko sa Panginoon, uh-huh, nagising ako ng maaga noon at maaga ako nagkakape, nagmumuni-muni ako. Uh-huh. And then nasabi ko sa sarili ko, nakakasawa na itong buhay na ito. Parang ganun at ganun na lang. Ano kaya't baguhin ko? Siguro, yun na rin siguro yung calling ng Panginoon sa akin. Nung mm-hmm araw na yun, nag-decision ako, sabi ko sa nanay ko, "Nay, asama na ako sa inyo mag-church ngayon." Amen. Ba, ang nanay ko naman, hindi ko ma-ano, yung expression ng mukha niya, parang nangingiti siya na parang naiiyak din. Naghahalo yung ano niya, emotion na siguro sa loob-loob niya, sa tagal ng panahon na nandun ako sa ganong sitwasyon ng bisyo, mm-hmm, tapos suddenly, biglang maiisipan ko yung ganon, sasama ako sa kanila sa church, kaya talaga siguro hindi siya makapaniwala rin. Kaya nung magsimula akong pagsama sa church, nagtuloy-tuloy na yon. Talagang ika nga, no looking back sa mga pinagdaanan kong bisyo, talagang mm-hmm hindi na ako, hindi ko na tinignan yung para balikan pa. Sabi ko, tama pala yung doon ako pinagpad ng Panginoon sa Jewels. Mm-hmm. Kaya nga, na ano ako, nagbago, napagaling niya ako, hindi ko na kailangan dalhin sa rehabilitation center. Mm-hmm. Kumbaga, yun ang naging hiding place ko in church eh. Ah, amen. Amen, ano. Kuya Noni, kung mamarapatin mo, ano po yung mga bisyo na in-engage mo bago ka nagiging Christian? Nako, talaga pong ano, sabi ko nga, masalimuot at na, madilim ang ano, pinagdaanan ko. Uh-huh. Nagsimula ako, nag-date muna ako ng marijuana, ganun. Tapos, uh-huh, different kinds of drugs. Alos uh-huh lahat ng klase ng ano. Kasi, nung time na yon, para bang hinahanap ko ang, sabi, kasabihan ng mga drug dependent, hinahanap yung pinakamalakas na tama, yung heaven. Sabi ko, yung pala, maling-mali ako, yung pala, matatagpuan ko ang tamang
Tama, sa Panginoon, pagka binuksan ko ang kalooban ko at ang aking isipan, tanggapin ko ang Panginoong Isus, yung pala ang tama. Amen. Amen. So, Kuya Noni, talagang ginamit ng Panginoon ang Jewel's Fellowship and Ministries para makilala mo siya. At saka si Nanay Zenny, maalaala ko si Nanay Zenny, napaka-faithful din sa Panginoon. So Kuya Noni, parang 21 years ka na na Christian, papurit pa sa salamat sa Panginoon. Ano? So, mula sa mga bisyo na in-engage mo noon, ano-ano ang mga pagbabago at mga blessings na natanggap mo sa Panginoon mula nang ikaw ay nagiging Christian? Naging maganda ang pakikitungo ko sa mga mahal ko sa buhay. Nawala yung mga dating ginagawa ko. Dati kasi nagsusugal ako, nagsisigarilyo, minom ng alak, nagpupunta sa mga nightclubs. Kaya nga sabi ko, wala pala imposible kapag tinanggap mo ang Panginoon. Parang ano nga, sabi ko nga, parang panaginip yata ito. Ah. Biglang naging ano ako, yung napunta sa talagang maayos na ano pamumuhay. Hindi kagaya dati, parang walang direksyon talaga. So ngayon po ay nagkaroon ng direksyon ng buhay mo. Paano naman kayo napasok sa music ministry, Kuya Noni? Ano talaga yon, nung minsang mag-special number ako noon, sila Ate J pa ang ano noon, sila pa ang namumuno sa music noon eh. Nag-special number ako and then sabi ni Ate J, may ano ka, pwede kang pakinabangan yung boses mo sa paglilingkod. Kaya yun, nung ano nga, ang natatandaan ko, it was 2009 nang magsimula akong ano, okay, pumasok sa music. Okay, so mga... Yung nga, nagtuloy-tuloy. Oh yes, oo. Isa kayo... Memorable nga yung ano eh, memorable yung pagpasok ko sa music. Unang practice ko, namatay ka agad ang tatay ko. Nandun ako sa practice, sa Jewels. Biglang may tumawag sa telepono. Punta ka ng ospital at ang tatay mo, malalagutan na ng hininga. Kaya yun yung unang araw na ano, practice ko sa church. Pero sabi ko, hindi magiging hadlag yon para mapigilan yung desire ko na makapaglingkod sa Panginoon. Amen, amen. Oo. So tumuloy ka pa rin sa practice ko, yan, Noni. Tsaka na lang dalawin si tatay. So Kuya Noni, parang ang sinasabi talaga ng Panginoon, walang imposible. Walang imposible sa Kanya, lalo na na tayo ay nasa kanyang piling na ngayon. So Kuya Noni, mula doon sa buhay na parang, sorry Kuya Noni, pero ang tatawag nila parang buhay na patapon. Yan yung sinasabi nila. Oh, yun nga talaga. Oh. Sa sanglibutan, nakilala mo ang Panginoon, na-save ka mula sa ganung klaseng kaligayan. Tinanggap mo ang Panginoon na Panginoong Jesus as your Lord and Savior. At ngayon po ay very, very active kayo sa ating music ministry kung saan kasama ka sa worship team. Kuya Noni, nakaka-bless talaga ang iyong patutuo. Pwede ka bang mag-share ng words of encouragement para doon sa mga nanonood sa atin ngayon sa online sambang gabi na hindi pa mananampalataya? Kailangan lang natin buksan ang ating puso at isipan para tanggapin ng Panginoon na siyang tagapagligtas natin. At huwag tayong manlamig sa pag-serve sa church. Kailangan maalab lagi ang puso natin sa paglilingkod para hindi tayo atakihin ng kaaway, ng mga evil ways. Kasi mientras lumalayo tayo sa Panginoon, dyan mas lalong tinutokso tayo ng mga tagasanlibutan. Amen.
Amen. So, napakagandang encouragement yung sinasabi mo po yan, Noni, na buksan natin ang ating puso para sa Panginoon. Kasi yung kasing salvation natin ay gift talaga ng Panginoon. So, kung bukas ang ating puso, madali po nating matanggap ang gift na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kuya Noni, talagang ang salita ng Panginoon ay buhay. Yung sinasabi niya na pag ikaw ay nagiging Christian, ang mga nakaraan mo ay kinakalimutan na ng Panginoon yan at ngayon ikaw ay bagong nilalang. Salamat sa Panginoon, Kuya Noni, sa iyong buhay. Salamat sa sinasabi mo na magiging maalab tayo sa ating paglilingkod kasi yan po ang kailangan ng ating Panginoon. Meron ka pang mensahe para sa amin, Kuya Noni? Eh, sasamantalin ko na rin ang pagkakataon. Gusto kong pasalamatan ng ating church, ang Jewels, kasi simula pa lang ng pandemic, patuloy na ang suporta sa akin ng Jewels. Meron akong monthly allowance na tinatanggap. Ganon din sa Team Rakasa, sa pangungunan ni Obet, na walang sawang tumutulong sa amin, hindi lang sa akin, sa mga iba ko pang kapatid. Amen. At ganon din sa natuturingan kong anak, kay Ebi, na lagi ring may monthly padala. Oo. Oh, oh, oh. Okay. Pero alam ko, lahat yun, blessing ng Panginoon. Amen. Amen. So, ganun po yan. Kasama po yan sa mga blessings natin. Kasi po, ato tayo ay anak ng Diyos. He is our great provider. Sa lahat ng mga bagay, siya po ang nagpo-provide sa atin. Kaya, Kuya Noni, maraming maraming salamat sa iyong patutuo. Inspiring po. Talagang makita po natin kung paano binago ng Panginoon ang iyong buhay. Maraming maraming salamat po. Ayon mga kapatid, isang patotoo ngayong gabi na nagpapatunay na ang Panginoon ay napakabuti sa atin. So, we say that the Lord is so good, so wonderful, and so faithful in our lives. Binibigay natin lahat ng papuri at pasasalamat para sa ating mga kapatid. See you tomorrow, mga kapatid, for another testimony. God bless us all. Bye-bye. Bye-bye, Kuya Noni. God bless po.